Hi guys! Magandang hapon! And welcome po ulit sa ating basement garden. So ngayong hapon po ay akin pong dinidiligan yun pong ating mga strawberry po dito sa loob ng ating basement. So ito na po ngayon yung itsura ng pong ating strawberry. Ayan! So ito na po ngayon yung ating strawberry dito po sa loob ng pong ating basement. Ayan po. So, mayroon na po siyang mga tinatawag na true leaves. Ayan, malaki na po sila. So, nag-start po tayo magtanim nito nung March 6. Ayan. So, today is March 30. So, after 24 days. Ayan na po ngayon yung update ng ating strawberry dito po sa loob ng ating basement. Ayan, so maganda na po yung kanilang tubo. Ayan, so ito po ay galing sa buto. And hopefully makapag harvest po tayo ngayon ng ating itatrim na strawberry dun po sa ating garden. Which is maganda na po siya. Ayan. So, yeah. So, yung ginawa po natin sa ating strawberry nung nakaraang taon ay nakalagay po siya sa basket. So, nakahang po sila. And, yun. Doon po natin nilagay sa harap ng ating garden. Yeah. And, ngayong taon po, ang gagawin natin dito sa ating strawberry ay we're going to plant this one doon po sa raised bed. Yeah. O baka doon po sa likod ng ating garden or kaya doon po sa my side ng ating doon sa main garden po sa harap. But right now, after 24 days, meron na po tayong malusog na strawberry na pwede na pong ilipat. And dito, kung mapansin nyo, hindi po ito siya strawberry. Ito po ay pechay. Yeah, so kahapon ko lamang po ito nilagay. And right now, ayun na po sila. So mayroon po akong nilagay itong tatlong yan, sa dalawa, tatlo. So may mga hindi po tayo nabuhay ng strawberry. So kahapon po, nagtanim po tayo ng pechay dito. And aside po dito, mayroon po tayong medyo maraming pechay dun po sa ating bedroom garden. So, papakita ko po sa inyo yun sa mga susunod po na araw. So, right now, ito po yung ating strawberry. And, ganito pa po tayong strawberry dito po sa baba. So, meron po tayo dito mangilang-ilang pang strawberry. Yan, isa, dalawa, tatlo. Ayan. Ito medyo late po siya. But it's on March 4th siya natanim. Yeah, so yan. And ayan, and yan. So yan po yung ating mga strawberry dito po sa ating basement. Ayan, maganda na po sila. And ayan. Tikman po natin ang bunga ng ating strawberry ngayong summer kung ito ay matamis. Yeah, so nasa basement lamang po ito. Ito po yung ating first time na nagtanim po tayo ng strawberry na galing po sa buto. Kasi kadalasan po yung ating ginagawa ay kumukuha po tayo ng runners doon po sa ating mga tanim ng strawberry. And yun po yung ating ginagamit na pantanim. Yeah, so right now, nakalimutan ko lang po kung anong variety po ito ng strawberry. Pero yeah, we're going to try this one dahil early daw po ito siya bago mga. Yeah, so yan po yung ating strawberry ngayon dito po sa loob ng ating basement. So yan po yung update. And right now we're going outside para maglaro yung mga boys dahil medyo mainit po yung labas. Yeah. Ayan. So maganda na po ang ating strawberry. And I'm gonna give you an update sa mga susunod na araw kung anong mangyayari sa ating mga bagong tanim na o sa ating mga strawberry dito po sa loob lamang ng ating basement. And right now,
gonna go outside and play. Okay, so right now we're here outside the house and yeah we're playing. Yeah, kids are here. What's in there? Yeah, so we're gonna start our rest bed there. Mm-hmm. All the way up to, yeah, that's a long one, but yeah. Also, guys, I know how to ride a bike without train wheels now. Yeah, you're good at doing biking. Yeah, so we're here outside. So medyo maganda na yung ating garden. Lumalabas na, I mean, lumalabas na yung ating mga rice bed. And so that's our garden. Let's start melting the snow. But so far, that's our main garden over there. So I'm a pirate. Medyo maapal pa yung snow. See? And this one here too. Sa part ng ating garden. So, yeah. Hey, I see our jack-o'-lanterns. It's right over here. Now close your eyes. I'm closing my eyes. And no, you're not. Yeah, so right now, nasa labas tayo ng ating garden or ng ating bahay. And medyo maganda po yung panahon kaya naglaro yung mga bata ngayon sa labas. And yun po ngayon yung ating garden. So siguro po sa linggo, kapag medyo na tunaw na po yung yellow, are going to see yung ating ating garden, yung ating mga garlic, kung ano nangyari, tapos yung ating ibang mga nakatanim sa ating garden. Yeah, and kung pwede na tayong gumawa ng kapag tatanda yung ating mga gulay na nandun sa loob. Yeah, so right now that's our garden, and yeah, kids are still playing.